buwan na po tayong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine or ECQ dahil sa COVID-19. At dahil dyan, masasabi natin na talagang mabigat itong pinagdaraanan natin. Merong ilan sa atin ang halos 2 buwan na rin siguro hindi lumalabas ang bahay. Yung iba ay nakakalabas pa sapagkat nagtatrabaho, yung iba ay namamalengke, yung iba ay pumupunta sa butika o bangko marahil. Pero may mga ilan na talagang hindi nakakalabas ang bahay, katulad ng mga seniors, lalo na ang mga may edad ng nanay pala natin. Binabati ko kayo ng Happy Mother's Day sa araw na ito. Sana pagpalain kayo ng Panginoon ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan at mapayapa pa din kahit na meron tayong pinagdadaanang katulad nito. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang isang pangyayari sa mga alagad ng Panginoon kung saan nalagay sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Pero dahil doon, lalo nilang nakilala ang Panginoong Yesus at lalo pa silang natutong magtiwala sa Kanya. At yan po ang panalangin ko sa umagang ito na nawa, habang tayo ay nasa gitna ng krisis, sana ay lalo nating makilala ang Panginoong Yesus at lalong makita natin ang Kanyang kapangyarihan. At dahil dyan, matuto din naman tayong lalong magtiwala sa Kanya. So samahan niyo ako at buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27. Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27. Nais ko pong basahin. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, "Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo." Sumagot si Jesus, "Bakit kayo natatakot kay liit ng inyong pananampalataya?" Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, "Anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at mga alon ay napapasunod niya." Nais ko pong himayin natin ang kwentong ito at makita natin ang mga aral na makatutulong sa atin upang maisabuhay natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nais ko pansinin natin ang verse 23 na nalagay sa alanganin, nalagay sa panganib, isang mapanganib na sitwasyon ang mga alagad ng Panginoon. Marahil ang mga tagasunod na tinutukoy dito ay hindi pa yung 12 apostles dahil makikita natin na ang 12 apostles ay pinangalanan lamang o binanggit lamang sa chapter 10 verse 2 ng Matthew at si Matthew mismo ay tinawag ng Panginoon sa chapter 9 verse 9 at tayo po ay nasa chapter 8 pa lamang. So malamang yung tinutukoy dito ng mga alagad ng Panginoon ay hindi pa talaga yung 12 apostles kundi ito yung mga tao na mga alagad ni Kristo na kahit saan pumunta ang Panginoon ay talagang sumusunod sila literally. Pero marahil hindi talaga ito nangangahulugan na pagka sumusunod sila literally or physically sa Panginoon kahit saan siya magpunta ay tunay ngang alagad na sila ng Panginoon. Pero ganun pa man makikita natin na dahil dyan hindi natin masasabi kung gaano talaga kadami ang naglayag na kasama ng Panginoong Yesus. Pero makikita natin sa Mark chapter 4 verse 36 na maliban sa bangkang sinasakyan ng Panginoon, meron pa mga ibang bangka na sumunod sa Panginoon. At ang masasabi lamang natin ay ang Panginoong Yesus mismo ang nag-utos sa mga alagad niya na sila ay tumawid, na sila ay maglayag mula sa Kapernaum papunta doon sa kabilang ibayo ng Galilea. Ito ay tinatawag actually na Sea of Galilee pero tinatawag ding lawa. Kung titingnan ninyo ang mapa sa inyong mga Biblia, sa likod ng inyong Biblia, makikita ninyo ang isang malaking body of water na yun ang Sea of Galilee at makikita ninyo sa bandang taas ang Capernaum at banda rito naman yung Gadarenes o
tatlong variants yan ang pangalan niyan, pero dito sa text natin Gadarenes ang pangalan. So sa verse 25 ng Matthew chapter 8. So from Capernaum to Gadarenes ay tumawid sila sa Sea of Galilee. At habang sila ay naglalayag, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ng kanilang mangka, ang sabi ng verse 24. At sabi ng verse 25, labis silang natakot. Sila ay sinidlan ng labis na takot. Tiyak na malakas ang unos na ito na dumating sa kanila para maranasan nila yung ganung klase ng takot. Kung hindi tayo nagkakamali, marahil meron din sa mga alagad ng Panginoong Yesus ang mga fishermen. So hindi sila naninibago sa sitwasyon na katulad noon. Pero para sila matakot, masasabi natin na malakas itong unos na dumating sa kanila at malalaki ang alon na halos tabunan yung bangka na sinasakyan mismo ng Panginoon at ng mga alagad. Marahil sa puntong iyon, iniisip-isip ko lang, marahil sa puntong iyon, nag-iisip-isip ang mga alagad na Panginoon, bakit ba kasi sumama pa ako rito? Or tama kaya ito na ako ay sumama sa Panginoon at ako ay naging tagasunod niya? Totoo kaya talaga ito? Siya talaga kaya ay anak ng Diyos? O siya talaga kaya ay mula sa Diyos? O baka naman siya ay isang huwad na guro? O baka naman hindi siya totoo? At siya ay nanloloko lamang? So marahil sa ganong situation, meron mga pagdududa sa kanilang kaisipan tungkol sa Panginoong Jesus mismo at dun mismo sa kanilang kalagayan kung saan sila ay hinahagupit ng matinding unos. At habang sila ay natatakot at malamang nagpapanik, hinanap nila ang Panginoong Jesus at nakita nila ang Panginoon, sabi ng verse 24, natutulog. Napakalaking kaibahan ng Panginoong Jesus sa kanila. Sila ay natatakot, nagpapanik, samantalang ang Panginoong Jesus ay mahimbing natutulog lamang. May ilang talata sa Biblia na maaaring iugnay sa pangyaring ito. Marahil totoo ito sa Panginoong Jesus habang sila ay nasa gitna ng unos. Nais kong basahin yung Awit chapter 3, verse 3, ganito ang sabi, "Ngunit kayo ang aking kalasag," referring to God, sa Diyos. "Kayo, Panginoon, ang aking kalasag. Pinalalakas ninyo ako at pinagtatagumpay. Tumawag ako sa iyo, Panginoon, at sinagot niyo ako mula sa inyong banal na bundok." Verse 5 ng Psalm 3:5. "At dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising pa. At hindi ako natatakot kahit ilang libo pang kaaway ang nakapalibot sa akin." So sa gitna ng danger, sa gitna ng panganib, naroon ang kapayapaan mula sa Diyos. Psalm chapter 4 verse 8, "Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantay na ninyo ako, Panginoon." Marahil ito ang totoo sa buhay ng Panginoong Yesus na habang siya ay nasa bangka at binabagyo at merong malakas na hangin, malakas na alon at nagpapanik ang lahat ng mga tao sa paligid niya, ang Panginoong Yesus ay natutulog na mahimbing. Ngayon lumapit sa Panginoon ang mga alagad at ang sabi nila ay, ang sabi ng Bible ay ginising siya ng mga alagad at sabi niya, "Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo," sabi nila. Ngayon kung isip-isipin natin ang natural na reaction ng tao sa ganung sitwasyon, kung halimbawa kayo ay natutulog ng mahimbing at pagkatapos biglang may mga kalalakihan sa paligid ninyo na biglang gigisingin kayo, sasabihin, "Lulubog tayo, lulubog tayo." Ang natural na reaction ay malamang malimpungatan kayo, matakot kayo, kabahan kayo, at kung hindi ninyo alam na nasa dagat kayo, malamang kayo tatakbo. Yan ang natural. Pero tama ang ginawa ng mga alagad. Tinawag nila ang Panginoon sapagkat unang-una sa lahat, ang Panginoon ang kanilang leader. Ang Panginoon ang nagsama sa kanila doon. Sumunod lang naman sila at sumakay sa bangka. At ang Panginoon mismo, makikita natin, ang Panginoon mismo ang tumawag at pumili sa kanila. Siya ang nagbigay ng instruction sa kanila na tumawid ng dagat. So, natural lang na ang Panginoon ang lapitan nila at yun nga ang ginawa nila. Tinawag nila ang Panginoon at, "Panginoon, iligtasin niyo kami. Lulubog tayo." Ang reaksyon ng Panginoon ay kakaiba at ito'y nagpapakita na hindi ordinaryong tao ang Panginoong Yesus. Makikita natin na bumangon ang Panginoon, pinatigil ang hangin
at ang mga alon. Ang sabi ng NIV, He rebuked the winds and the waves. Pinagsabihan niya, sinuway niya, na parang pinagalitan niya ang alon, ang hangin, at ang sabi ng Bible, tumigil ang karagatan, tumigil ang Sea of Galilee. Kalmadong kalmado. Hindi lamang unti-unting nahimik, hindi lamang dahan-dahang nawala ang unos, kundi tumahimik ng bigla at napaka-kalmante ng karagatan. Ito ay kakaiba at ito ay nagpapakita ng contrast kung gaano katindi ang unos at the same time, after nasaway ng Panginoon, ipinakita kung gaano katahimik ang lugar na kanilang kinalalagyan. So, tingnan natin ang reaksyon ng mga alagad. Sabi ng verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Mula sa masamang panahon, mula sa panganib, ang kanilang atensyon ay napunta sa Panginoon. Anong uri ng tao ito? Sabi nila, maging yung hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Hindi sinagot ni Matthew ang tanong na ito sapagkat alam na nagbabasa kung ano ang sagot sa tanong na ito. Sino ang Panginoon? Sino ito si Jesus? Ngayon, nais kong tingnan natin ang ilang passage sa Bible na nagpapakita na ang Diyos talaga ang in control. Ang Diyos talaga ang makapangyarihan maging sa kalikasan. At ito ay nagpapakita na si Kristo ay hindi lamang tao kundi siya ay Diyos. In fact, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Tingnan po natin ang Psalms 89 verse 8 at verse 9 na rin. Nais ko basahin, ganito po sabi. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo ang nagngangalit na dagat. Pinatatahimik ninyo ang mga malalaking alon. Psalm 65 verse 6, itinatag ninyo ang mga bundok sa pamamagitan ng inyong lakas. Tunay ngang kayo'y makapangyarihan. Verse 7, pinatatahimik ninyo ang ingay ng mga alon, ang hampas ng karagatan. Psalm 107 verse 28, sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at sila'y iniligtas mula sa kapahamakan. Pinatigil niya ang malakas na hangin at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak at pinatnubayan sila ng Diyos hanggang sa makarating sila sa nais nilang daungan. So, mula sa mga Psalms na ito, makikita natin na ang Diyos ang nagpapakalm sa dagat. Ang Diyos ang makapangyarihan sa kalikasan. At yan ang ginawa ng Panginoon. Inutusan niya ang hangin, inutusan niya ang unos, at ito ay sumunod sa kanya. Walang ibang paliwanag doon. Hindi maikakaila, nasaksihan ng kanyang mga alagad mismo ang ginawa ng Panginoon at sila mismo ang namangha sa pangyayaring yun. Ibig sabihin, walang ibang paliwanag doon. Talagang inutusan ng Panginoon. Talagang nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na sinusunod si Kristo, ultimo ng kalikasan. Ngayon, bilang pagtatapos, nais kong sabihin ngayon sa ating lahat na ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi garantiya na tayo po ay hindi dadaan sa unos ng buhay. Sa katunayan, makikita natin na ultimong ang mga alagad ay nalagay sa panganib. At hanggang ngayon, tayo din ay nalalagay sa panganib. Pero sa panahon na masumpungan po natin ang ating sarili na nasa panganib, nais kong alalahanin natin ang tatlong bagay na ito. Una, kasama natin ang Diyos sa gitna ng unos. Nang ang mga alagad ay nasa gitna ng unos, naroon kasama nila ang Panginoon. Tahimik. Pero hindi ibig sabihin, walang kontrol ang Panginoon sa lahat na pangyayari. Gayun din naman ngayon, kahit dumaranas tayo sa matinding unos, makakaasa tayo, nakasama tayo, o kasama natin ang Diyos. Sapagkat sinabi mismo ng kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. So ang Panginoong Yesus mismo nangako, ang Diyos mismo nangako sa atin, nakasama natin siya. At yun ay hindi lamang sa panahon na magandang kalagayan natin, hindi lamang sa panahon na well-provided tayo, hindi lamang sa panahon na magandang kalagayan, malusog tayo, wala tayo sa danger, kundi lalong sinasabi ng Panginoon yun sa panahon na kailangan natin ng tulong, sa panahon na kailangan natin ng kaligtasan, sa panahon na kailangan natin ng kagalingan, makakaasa tayo na ang Diyos ay lagi nating kasama. Pangalawa,
di lamang natin kasama ang Diyos, kundi kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay natin at sa paligid natin. Nais kong pansinin natin na bago pa nangyari ito, yung mga alagad ay lumanas ng matinding unos sa kanilang paglalakbay. Bago pa nangyari ito, makikita natin sa Matthew chapter 8, verse 18 hanggang 22, na ang Panginoong Yesus mismo ang nagbigay ng instruction sa mga alagad na tumawid ng lawa. So, ibig sabihin, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ni Kristo ang kanya ginagawa. Hindi lang yon. Sinabi din ng Panginoon, makikita din natin na hindi lahat ng taong lumalapit sa Panginoon ay tinatanggap ng Panginoon. Hindi lahat welcome. In fact, makikita natin doon na sinabihan niya yung taong gustong lumapit, sumunod sa kanya. Sabi niya, hindi madali ang sumunod sa akin. Wala akong masilungan. Wala akong matulugan man lamang. So, hindi lahat ng lumalapit at gustong sumunod kay Kristo ay tinatanggap ng Panginoon. Pero, meron naman talagang tinatawag ang Panginoon. At sinasabi niyang, sumunod ka sa akin, hayaan mong ang patay ang maglibing sa kapwa nila patay. Pero ikaw, sumunod ka sa akin. So, makikita natin doon na ang mga alagad ni Kristo ay hindi yung voluntaryo na gusto ko kasing sumunod kaya ako nang sumunod sa Panginoon. Kundi, ang mga alagad ng Panginoon ay talagang pinipili ng Diyos, pinipili ni Kristo. Kaya masasabi natin na yung mga taong naroon sa bangkang yon, nung panahon yon, hindi yun mga kahit sino, hindi sila yung mga mabibilis na nakaakyat ng bangka, kundi sila yung mismong mga selected few, mga pinili ng Panginoon upang makasama niya sa pagtawid ng lawa. So, ibig sabihin, hindi ito aksidente. Masasabi natin that this is actually all orchestrated. Maybe not by Jesus himself, but by God. So, orchestrated ang lahat na pangyayari. Hindi ito tsamba, hindi nagkataon, kundi talagang tinaon sapagkat merong layunin ng Panginoon. Gustong ihayag ng Diyos kung sino talaga si Kristo at kung ano ang kanyang kapangyarihan. In other words, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng unos ng buhay, makakaasa tayo na hindi lang natin kasama ang Diyos, kundi kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi nagugulat ang Panginoon. Kaya gusto ko yung reaction ng Panginoon, gusto ko yung response na nabasa natin dito, that He did not react na parang katulad ng karaniwang tao na nagugulat at napapatakbot, natatakot din. He was very calm and he knew exactly what to do. Alam ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. And that is exactly the same God that we have right now. Alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay natin at sa paligid natin. Kaya dahil dyan, maaari tayong magtiwala talaga sa Kanya. Pwede nating piliin na huwag mabuhay sa takot, kundi mabuhay tayo sa pananampalataya because God is in control. Hindi lamang kasama natin ang Diyos sa gitna ng unos ng buhay at hindi lamang kontrolado ng Diyos ang buong sitwasyon, kaya din ng Diyos na tayo ay iligtas kung nanaisin niya. Kaya ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. Ano man ang kanyang nais gawin, sabihin niya lang at ito ay mangyayari. Nang nilikha ng Panginoon ang sanlibutan, sinabi niya lang at nagkaroon nga. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Ganon ang paglikha ng Diyos sa buong sanlibutan. At nang ang Panginoong Yesus mismo ay nagpagaling sa isang alipin ng senturyo na lumapit sa kanya, sabi ng senturyo, hindi na po ninyo kailangan pumunta pa sa aking tahanan sapagat hindi ako karapat-dapat. Ako po ay nasa posisyon din na ako ay makapangyarihan at anuman ho ang sabihin ko ay nangyayari. Kaya kung sasabihin niyo lang po na gumaling ang aking alipin, siya po ay gagaling. At sabi ng Panginoon, nais kong gumaling siya. At gumaling nga ang alipin. Sinabi lang ng Panginoon, gumaling at natupad, nangyari ang request ng centurion. So, ganon kakapangyarihan ng Panginoon. If he would just say the word, it will happen. So, kaya ng Diyos na tayo ay ligtas kapag tayo ay nasa mahirap na kalagayan. Mga kapatid, ngayon ay bilang pagsasabuhay ng mga katotohanan ito mula sa salita ng Diyos. Ngayon ay nasa kalagitnaan din tayo ng isang malaking unos ng buhay, isang krisis. Hindi lamang ito mabigat na krisis, kundi nakakatakot din, delikado rin, sapagkat hindi natin nakikita ang kalaban natin. Ito ay isang virus. Parang maliit, pero napakalaki na problema. Pero alalahanin natin na
meron tayong Diyos na kasama. Sa panahon ngayon, nakatitiyak tayong kasama natin ang Diyos. Siya ang nangako mismo sa atin na hindi na niya tayo iiwan ni pababayaan man. Alam din natin na kahit na nagkaroon ng itong pangyayaring ito ay naging pandemic at nangyari ito sa halos sa lahat ng bansa sa buong mundo, na may mga bansa na parang ang pakiramdam ay wala ng control sa kanilang sitwasyon. Alam natin ang nangyari sa Italy at sa ibang sa Spain, kung saan masyadong nahirapan na kontrolin at nagkaroon ng masyadong napakaraming naapektuhan, nagkasakit at hindi alam ang gagawin sa kanila halos at namimili na lamang kung sino ang haharapin. Na parang walang control ang pamahalaan at ang healthcare system ay clogged na halos. Pero masasabi natin na kahit na ganyan ang nangyari, masasabi natin na alam pa rin ng Diyos ang nangyayari sa mundong ito, nakikita niya ang bawat detalye ng lahat ng pangyayaring ito, and He is never caught by surprise. Ibig sabihin, alam ng Panginoon at nakikita niya, alam niya rin ang kanyang gagawin. Katulad ng Panginoon, nung siya ginising, nung siya nagulat, tinawag at lulubog tayo, hindi mo ma-imagine ng Panginoon na hindi niya lamang ang gagawin. He knows what he is supposed to do. So, yun ang ginawa ng Panginoon. At ulitin ko, ang Diyos, pag nanaisin niya, kaya niyang tapusin anytime na nais niyang gustong tapusin itong pandemic na ito. Pero regardless kung anong gawin ng Panginoon, sapagkat ang text natin ay hindi nagsasabi na lahat ng bagyo ay patitigilan ng Panginoon. May mga pangyayari din na hindi rin naman lahat ng bulag ay binigyan ng Diyos ng kakayanang makakita. Hindi naman lahat ng may sakit ay pinagaling ng Panginoon. So we don't really know kung paano kumikilos ang Panginoon. But what we know is He is with us, He is in control, He knows what He is doing, and He can actually save us if He wants to. So dahil dyan mga kapatid, dahil kung hikayatin kayo na magtiwala sa Panginoon, huwag tayong mabuhay sa takot. At hintayin natin ang pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Sapagkat siya mismo ang lumikha ng langit at lupa, alam niya kung anong kanyang gagawin. At sabi ng Biblia, alam niya kung paano niya iligtas ang kanyang mga anak. So magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalang tayo.